Ganda nga po. Pengang pera. Comment kayo na comment eh. Nagbibigay. Check this out. May question ako. Ang dami mong question. Anong question mo? Dami mong question. Parami kong question. Sa ibang tao na lang natin siya itanong. Sino ibang tao? Maghanap tayo kasi natin pwedeng tanungan. Yung taong punong-puno ng wisdom. Mag-hi ka ng mga ka-alab. Alab people, alabs. Yun, maghanap na lang tayo ng taong kayang sumagot ng mga tanong ko. Mika sa vlog. Di ko kasi nakita yung comment. So, Mika na itawag nyo sa kanya. Di ba, Mike? Okay lang naman. Hindi ako biglang sorry. Okay lang. Thank you. Ang dami yung comments. Ang galing ninyo. Vlog niya talaga to. So, guys. So, guys. So, guys. Kaya naman kayo siya na showbiz. What does that mean? Ako kaya sa Levista. Ba't di ka nag-hi? Libre mo naman yung comment. Libre mo kami. Lagi naman kami nasa Levista. Bukas may kasama kami dalawa. So, I've always wanted to do kung napapansin nyo sa mga past few vlogs, ang dami-dami kong tanong. Kung kanina ko tinatanong, mga tanong na punong-puno ng wisdom. Naghanap lang ako ng tao na pwedeng sumagot ng mga tanong ko na yun. So guys, I am with the Pastor Jeff Eliscupidez. Say hi naman, Pastor. Yay! Change location kami para mas siyempre special kayo, change location tayo. Meron kasi ako ditong mahiwagang libro ng wisdom. And Pastor Jeff Eliscupidez in the house. Woo! Ang daming fans! Woo! Excited na ako. Ano ba yung mga tanong mo na yan? Quest, okay lang ba? Sure. May mga questions dito, bubunot si Pastor Jeff na full of wisdom and punong-puno ng sense yung questions ko. Sasagutin ni Pastor Jeff in 30 seconds. Wow, kala ko 30 minutes. Puno tayo sa mahiwagang libro ng wisdom. Question number 1. Pwede ka bang umorder ng Happy Meal kapag malungkot ka? I think pwede naman, basta magbayad ka lang. But seriously, you know what? A word happy, it's based on what's happening. Kaya pagka may magandang happenings, you're happy. So may bago kang phone, you're happy. Because of what just happened, masaya ka. But then the following day, nabasag yung screen, nawala, nasira, then you're no longer happy because of what just happened. But you see, I'll suggest something different for you, and that's the word joy. And joy is not determined by circumstances or happenings. It's based from this inner assurance and inner feeling na you're the child of God. You're a daughter or a son of God. And that joy comes from the fact na hindi siya nangyari, but the truth na anak ni Lord at masaya ka at complete ka because of Him. So, next time guys, don't just be happy, but be joyful. In fact, the Bible says be joyful always, regardless of the circumstances. Next question. You know, question number 2. Ba ang laso na expired, nakakalason ba? Hindi ko alam kung nakakalasong pa rin, hindi ko naman na-try. But are you aware that September, ito yung prevention month for suicide? It's a month that's be aware for suicide. And are you aware that 6 individuals per day nagsusuicide sa Pilipinas? Are you aware that it's a second cause of death worldwide between 15 to 29? One cause of suicide, isolation. When you feel isolated, when you feel so alone, the enemy can give you that lie na wala nagmamahal sa'yo, you're of no value, you're no good. And God said He came so that you may have life and happy to the full. So have Jesus, you will never think of committing suicide. Question number 3. Ang zebra ba? Kapag polka dots na, zebra pa din. Magiging beetle siya. Yung beetle ang polka dots. Ano nun, hindi ko alam yung stripe, but there's this one word sa Bible about stripes. Ibang meaning to na stripes. Sabi sa Bible, by His stripes, by Jesus' stripes, we are healed. Sa mga pahirap na nangyari kay Jesus, tayo rin po ay na-heal. So guys, if you're praying for healing, Jesus Christ, stripe on the cross, paved the way for your healing. So I'm praying that you will be healed whatever sickness you're going through right now. And be blessed. Next question. Yes! Pag ba ang shampoo binawasan ng isa, nagiging siyam na lang? Ang bihira. Ano naman? Tinapon. Mahina ako sa maths, so hindi ko alam kung magiging siyam siya. But you know what? There's this 10 commandments na hindi pwedeng bawasan, right? The foundation of that commandment is love the Lord your God. That's the foundation of the rest of the 9. When we have God as our Lord and Savior, everything else follows suit. So guys, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. And the rest, madali na lason din yan. Alright? Excellent! Pag-apuro ng wisdom, no? Ang zebra ba? Kapag polka dots na, zebra pa din. Magiging beetle siya.